Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay narito ako para sa isang spell na alam kong magugustuhan nyo. Ito, kapag ginawa mo ang spell na ito, ay lagi kanyang pagkakaisipin at lagi kanyang mapapanaginipan. Para gawin yung spell na ito, narito ang iyong mga kailangan. Unang-una, kailangan mo ng puting sobre. Kahit yung ginawa mo na lamang, dahil ito, ako lamang ang gumawa ng sobre na ito. Sunod, kailangan mo rin ng puting kandila at litrato ng iyong mahal. Ito ay papakita ko lamang sa inyo kung paano ito gawin. Yan naman na ito lamang ang aking litrato. Hindi po maaari yung nasa cellphone lamang. Kailangan po ay yung aktwal na litrato ng taong ito po. At ang huling-huli ay karayom o di kaya naman ikuwang lakay yung karayom ay maaari nyo nang gamitin ang inyong pardible. Ito ay gagawin sa araw ng Biyernes at sa araw ng Martes. Maaari nyo rin itong gawin kung full moon. Ito ay gagawin natin sa gabi bago tayo matutulog. Unang-una ang gagawin mo ay magsisindi tayo ng kandila. Yan, so sindihan mo ang ating kandilang puti. Kahit pahaba man ang inyong kandila o tea candle, gaya nito, ayos lamang. Sunod ay mag-sign of the cross ka at magdasal ka ng Our Father at Hail Mary at Glory Be. Pagkatapos mong magdasal noon, dapat ay daramdamin mo yung dasal mo. Dapat ay buong puso mo itong dadasalin. Habang nasa kaligatnaan ka ng iyong pagdarasal, kunin mo yung larawan ng iyong mahal, pati na rin yung ating karayom o di kaya naman yung ating pardible. At ngayon, ay doon sa bandang sentido ng taong ito, ay tutusukin natin ito ng pardible o di kaya ng karayom. Yan. Tutusukin mo yung doon sa sentido niya. Hayaan mo na yung karayom ay naririto o tumatagos sa likod, sa bahagi ng larawan nas dito sa bandang likod. Pagkatapos ay tapusin mo yung dasal, yung hanggang Glory Be, yung tatlong dasal na yon ay sasambitin mo. Ngayon, pagkatapos mong magdasal, dasalin yung hanggang matapos mo yung hanggang dun sa Glory Be, ay sasambitin mo, parang ibinubulong mo o sinasabi mo sa larawan na ito habang nakatusok sa kanyang sentido ang ating karayom, ay sasabihin mo lahat ng gusto mong mangyari. Iisipin mo at ibubulong mo, halimbawa ay lagi kanyang pagkakaisipin, lagi kanyang susuyuin, lagi kanyang iisipin, ang mga gusto mo ay susundin niya. Sasabihin mo ang lahat-lahat ng iyong nais. Pagkatapos, kung kontento ka na sa mga sinabi mo, ay ilagay mo na sa loob ng sobre. Ito kasama yung karayom habang nakalagay pa rin doon sa kanyang sentido. At pagkatapos ay magsa-sign of the cross tayo. Tanda na tapos na tayong magdasal. Ilagay mo ang sobre na ito sa ilalim ng iyong unan bago ka matulog. Patayin mo yung sindi ng kandila ngayon pagkatapos mong mag-sign of the cross at siguraduhin mo na walang ibang makakalam, walang ibang makakakita na ginawa mo yung ritual na ito dahil maaari yung makaapekto sa pagiging epektibo ng spell na ito. Gawin mo ito ng may buong pagtitiwala. Pagkatapos, ano nang gagawin mo dito sa sobre? Pagkagising mo sa umaga, ay bubulungan mo ito, magpapasalamat ka at sasabihin mo na natupad na ang iyong ninanais at ilulubog mo ito sa lupa kahit saang lupa. Pwede doon sa lupa ng halaman, pwede yung sa lupa talaga, pero pwede rin naman yung doon sa lupang pagtataniman. Pagkatapos noon ay wala kang sasambitin, kakalimutan mo na ginawa mo ang spell na ito. At huwag kang magantay ng magantay at huwag mo masyadong pagkaisipin ang spell na ito. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung mayroon pa kayong katanungan tungkol sa mga spell natin, ay huwag nyo kalimutang i-message ang ating Facebook page, Pinays at Love.
at tuldok. May tuldok po ang dulo ng ating pinais at love. Marami pong salamat. Ito po ang aming mga kaalaman na ibinabahagi lamang namin sa inyo. Nasa sa inyo pa rin kung gagawin nyo ang spell na ito o hindi.